Okay guys, welcome back muli sa ating munting channel. Si Sir Raymond pa rin ito ng Sarang HKLTC. So ito ang aking session ngayon, nakita ko lang din ito sa mga posts, sa mga group sites. So ito, number 5 sabi niya is taong ani mo na eh salam yung oromat nun gusun mo shim ni kaso ano daw ang tamang explanation nito. So, titingnan natin dito. Ganyan ko lang. Kung book up si style, babasahin natin lahat yan. Kasi nagbo-book up tayo. Pero kung keyword si style, so ito yung mga pagpipilian natin sa baba. So, ito yung keyword si style niya. Gaya ng dati kong tinuturo. Kunin muna natin yung magkakaparehas sa dulo. Ito si Semnida. Si Semnida. Si Semnida. So, ang sagot na sana natin ay itong si number 3 na sana ang sagot natin kasi siya ang naiba. Pero hanap pa tayo ng ibang nagparehas ang nag-same words sa harapan at makikita naman natin sa harapan ang nag-symbols dito ay ito si 3 at 4. Dahil mayroon itong si keywords na ito, dahil mayroon ito at mayroon din itong tatlong ito, so hindi na magiging keywords itong si Semnida. Semnida at hindi ito ang magiging mali na ito. Hindi siya ang tamang sagot. At ngayon, dahil itong si 3 at 4 ay nasa una ng symbol, so tatanggalin natin yon si 1 at 2 para ang matitira ay itong dalawa na lang na pagpipilian natin. So, babalik na tayo dito ngayon sa taas. Ano ang mga makikita natin sa taas na makikita din natin sa mga choices? Okay, kung titingnan natin dito, ano ang nasa baba? Si Chilbigon at saka si Kaka Yusum nila. Okay, so mayroon ba tayong Samchon Chilbigon to, kasama pa si Samchon Chilbigon sa taas. So 3,700 meron yon. So dito naman sa baba mayroon din si Kaka. Oops, na takpan. Ito si Kaka Joseph nito. Kung titingnan natin, ito ang keyword. Saka ito ang keyword si ito. Ang ibig kasi ng sabihin ng ito, hal income or hal income is discount. So, yung price is 24,800. Naka-discount siya ng 3,700. Kaya ang binayaran na niya ay 21,100. So, itong si hal income or hal income sa mga di pa marunong sa sound shifting rule. So, hal income kanyo or hal income is siya din si Kaka. Kaka is Kakadiyos nila. So, nakatawad daw siya. Nakatawad. Naka-discount siya. So, doon sabi niya may discount na 3,700. So, ang tamang sagot na kukunin natin ngayon ay itong si number 4. Yan po ang magiging tamang sagot. So, si number 4. Okay, ulitin natin. So, kapag ganito, ang ginawa natin ay tinignan muna natin sa dulo ang mga same word. So, si Sumnida. Si Samnida. Pero kinontra nito sa harapan. Kaya hindi na keywords yung nandun. At next na ginawa natin, naghanap tayo ng words. Itong mga words dito sa 3 at 4 na nasa taas. So si 3,700 meron. At ito nga si discount. At saka itong si discount din sa baba.
Kaya ang kinuha natin na sagot ay si number 4. Okay, maraming salamat po. Ang keywords po ay sumusuporta lamang sa mga kumulang sa bookups or yung bookups na lumabas sa exam ay yung mga hindi nyo na-memorize. Although ang talagang sikreto ng exam is vocabularies. Kung magaling kayo sa vocabularies at tumama sa lumabas sa exam, makakasagot kayo. Pero kung halimbawang kulang kayo sa vocabularies, makakatulong ito sa inyo. Sa ngayon, maraming ng mga nakabil ng books ko na nakakapasa sa CBT exam. Sana po ay makapasa din kayo ng mga guilty aspirants at makatulong itong vlogs ko. Maraming salamat muli. Sana ay huwag magsawa sa pagsuporta, pagsubaybay, pagsubscribe at pagshare. Maraming salamat.